eh, dumadaan lang yung pera. Parang, hello sahod, goodbye. So, parang ganun-ganun yung nangyari. So, ganun, every sahod, ganun po talaga nangyayari. Magwi-withdraw ka, papadala mo, bayad. So, alam mo, so, natira sa akin ngayon is 300 NT. Oh my gosh. 300 NT? Sana abot ang 300 NT ko sa isang buwan. Oh. Namin. Magbabayad din ako ng pinta ko for 1 month. So, tara. A few moments later. Hello mga langga. So I'm back. So yun na nga. Nakapagpadala na ako. Nakapagbayad na ako ng mga kailangan bayaran. So, natira sa akin, pang allowance ko na lang. So, yun po yung nangyari sa akin. At sa iba siguro, ewan ko lang din kung sa ibang OFW, na ganun lang din pag sumahod, eh, dumadaan lang yung pera. Parang, hello sahod, goodbye! Oh no! Nangyari. So, ganun, every sahod, ganun po talaga nangyayari. Magwi-withdraw ka, papadala mo, bayad. So, alam mo, so natira sa akin ngayon is
300 NT. Oh no! 300 NT? Sana abot na 300 NT ko sa isang buwan. Oh my god, life. Sa araw-araw kasi mahirap kasi dito sa amin, sa company ko guys. Kasi ano siya, hindi kami pwedeng magluto ng at least na kami. Pwede na magluto pero kabayad ka pa doon sa place. So kada galaw, kunting kibot, bibilhin mo. So binibili namin lahat ng pagkain namin dito. So ayan, tuwing sahod, minsan tinitreat din naman namin yung sarili namin. Kumakain din naman kami sa masasarap. O di kaya pumupunta kami sa isang lugar or maglilibang kami. So at least man lang mga once a month at least nagagawa ba namin para ma-refresh yung utak namin. Ma-refresh sa kung ano man yung stress dito. So hindi porket na nakikita niyo na may nakikita na maganda yung post namin sa social media or pumunta kami sa ganito, kumain kami sa ganito, okay kami dito. So hindi naman po lahat ng ganun. So hindi porket na sa ibang bansa ka okay na okay tayo, 'di ba? Okay na okay ako dito. So hindi po yun ganun. Ang hindi ganun kadali din talaga yung buhay dito sa ibang bansa. So ayun nga. Wala na tira. Padala, magwi-withdraw, padala at magbabayad sa mga expenses din, sa mga expenses. At ang matitira, allowance mo. So magi-struggle ka na naman kung paano papakasyahin yung natira mong pera, 'di ba? Kaya hindi talaga ganun kadali ang buhay dito sa ibang bansa. So siguro alam ko na lahat ng OFW talaga makaka-relate sa kung ano ang naranasan ko dito sa bilang OFW dito sa Taiwan. So yun lang mga langga. And thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Pahit na rin ang bell button para ma-update kayo sa next video ko. Thank you, bye.